Hey guys, ito pa rin ang pinakamagandang Realme ngayon 2022. Almost high-end spec siya, na mataas pa rin compare sa mga bagong Realme ngayon, na mas mahal pa ang mga presyo. Ito guys, ang Realme GT Master Edition. 15K na lang siya ngayon sa may 8GB 256 na version niya. Maganda ang camera niya, ang performance niya sa games, at lalo guys ang kanyang physical design. Naka Snapdragon 778 5G siya, na halos agad ang graphics sa may Call of Duty Mobile. Napaka-smooth niya. At walang lag dito. Hindi to kaya guys ng ibang Realme na meron ganitong presyo, like ni Realme 9 at ni Realme 9 Pro. Dati itong 22K sa SRP niya, kaya magandang deal na to kung naghahanap ko ng bagong Realme na merong magandang specs at makatwiran na presyo. At syempre magandang design din, dahil itong color Voyager Gray is naka leather texture siya sa likod niya, na manipis lang siya. Maganda siyang gamitin ng walang case dahil di siya dumihin at gasgasin. Medyo alangan lang ako sa chrome niya, dahil shiny nga yung design niya at mukha siyang gasgasin. Pero almost 6 months na ako dito at almost good pa din siya. One issue ko lang sa kanya is naka 4,000 mAh lang siya na battery. Medyo maliit siya guys para sa ganitong CPU na mataas. Saka buti is naka 65W siya na charger. Medyo mabilis man siya malobat, is napakabilis naman niya mag-charge. Kung mayak lang tayo guys or maligo, is mapu-full charge siya agad. Dahil 33 minutes lang, is full na siya agad. Isa pa sa maganda dito syempre yung kanyang display. Naka super AMOLED siya, na 1/20 na refresh rate. Halos 6 months na sa akin, pero still wala akong nararamdaman na pagbagal sa kanya. Naka-update na nga rin siya sa Mi Android 12 na Realme UI 3.0 na version, at okay na okay pa rin siya. Medyo maliit nga lang yung screen niya na 6.43 inches. Okay to guys sa mga mahilig lang mag social media or mag YouTube dyan at camera. Dahil naka 32 megapixel siya na front camera, maganda ang quality niya at detailed naman. Kahit yung portrait mode niya guys is maganda rin. Naka triple camera nga siya guys. Ito yung sample shots ng 2x zoom niya. Ito naman yung normal shots niya. At ito naman yung ultra wide. Support din siya guys ng high resolution ng 4K 30fps na video at 1080p at 60fps para sa mas smooth na video. Pili na lang kayo guys kung ano yung prepared nyo, dahil di natin siya pwedeng pagsabayan. Meron din siyang macro lens para sa mga very close up shots, at decent naman siya. At least meron siya kung kinakailangan natin. 64 megapixel nga yung main camera niya. Ito yung sample shots natin sa kanya kung kinakailangan nyo ng high resolution na image. Naka-resume natin siya, is detailed pa rin. Well guys, overall review ko ng camera niya is mas leaning siya sa mas accurate na kulay kaysa sa mas vibrant na kulay like sa ibang smartphone. At I think guys, okay yun para sa akin. Meron din pala siyang always on display at possible lang siya sa mga AMOLED na screen. Naka in-display fingerprint din siya, na okay naman at mabilis gamitin. Isa lang din sa kulang sa kanya, isa na naka dual speaker na siya. Pero still kahit naka single speaker lang siya, is malakas naman siya. Ang nakakapagtaka lang dito is hindi siya optimized sa may Mobile Legends. Naka high graphics siya at high refresh rate lang. Medyo mababa to guys para sa ganitong presyo. Dahil ito lang din ang settings ng pinakamura ni Realme ngayon, ang Realme C35 na 55 lang SRP. Overall guys, maganda ang Realme GT Master Edition. Lalo nga at discounted na siya. Maganda ang camera niya. Okay to sa lahat halos ng mga games at sa may physical design niya lalo. Madalang ang ganitong itsura sa isang smartphone guys sa ganitong presyo. Kaysa guys sa mga bago ni Realme ngayon tulad ni Realme 9 at 9 Pro na mas mabagal pa dito. And that's it guys for this video. Thank you for watching.